Nangako nga ang rookie ng Barangay Ginebra na si RJ Abarrientos na babawi kontra naman sa San Miguel Birmen dahil alam naman nating lahat na hindi nga naging maganda ang kanyang panimula sa kanilang unang laban kontra sa Rain or Shine. Ngunit bago tayo magpatuloy, pakipindot naman ang like, subscribe at ang notification bell para updated ka sa lahat ng aking ina-upload. At kung gusto mong magpamember sa aking channel ay pindutin mo lamang ang join at automatic ka na sa mga shoutout. At mabalik na nga tayo sa ating pinag-uusapan. Hindi nga naging maganda ang panimula ng Barangay Ginebra sa kanilang unang laban sa Governor's Cup kontra nga sa Rain or Shine. Kahit nga mga bago ang players ng Barangay Ginebra o sabihin na nating mas bata, ang lineup ngayon ng Barangay Ginebra ay hindi pa rin umubra sa Rain or Shine. Marami kasi ang nagsasabi na tila ba'y nangangapapa sa team chemistry ang bagong lineup ng Barangay Ginebra. Kaya naman ang kanilang rookie ay aminadong inalat sa kanyang performance kontra sa Rain or Shine at nangako ngang babawi kontra naman sa San Miguel Birmen. Si RJ Abarrientos nga ay pumuntos lamang ng 2 points kontra sa Rain or Shine. At bukod nga kay RJ Abarrientos na inabangan ang unang performance sa Barangay Ginebra, isa pangang rookie ang dapat sana'y inaasahan na tutulong sa Barangay Ginebra kontra Rain or Shine, ngunit hindi nga pinaglaro. Marami nga ang nagulat nang hindi nga palaruin si Paul Garcia kontra sa Rain or Shine. Sayang naman daw kasi ang performance nito at hindi nga niya naipakita. At marami ang nagtatanong, baka naman daw nire-reserba ni Coach Tim Cone kontra naman sa San Miguel Birmen. Meron din namang nagsasabi na 8-man rotation lang daw kasi ang ginamit ni Coach Tim Cone, kaya naman hindi talaga nabigyan ng playing time itong si Paul Garcia. Kaya naman abangan na lang natin kung gagamitin na ba siya ni Coach Tim Cone kontra naman sa San Miguel Birmen. At marami din na nagsasabi na napakaganda raw ng kanilang kombinasyon, RJ Abarrientos at itong si Paul Garcia. Napakagandang tandem daw ito sa Barangay Ginebra. At kung kayo naman ang tatanungin, sa tingin nyo, kailangan bang mabigyan ng mahabang playing time itong si Paul Garcia at makakatulong ba talaga siya sa point guard position sa Barangay Ginebra? Maaari kayong magbigay ng komento sa comment section. Samantalang marami naman ang nagsasabi na sana daw ay hindi muna pinalitan yung mga veteran player ng Barangay Ginebra dahil alam na nga nila ang galawan sa isa't isa, at bukod pa doon ay meron silang chemistry kay Justin Brownlee. At ang tinutukoy nga ng mga player ay walang iba kundi itong si Stanley Pringle at si Christian Stan Hardinger, na alam naman nating lahat na hindi pa naman ganun katanda at kayang-kaya pang sumabay sa Barangay Ginebra. Kaya nga lang ang naging plano ng SMC management ay pabatain ng lineup ng Barangay Ginebra, kaya naman pinitawan na nila si Stanley Pringle at si Christian Stan Hardinger. Kung kayo naman ang tatanungin, sa tingin nyo, dapat ba talaga o tama ba talaga ang naging desisyon ng Barangay Ginebra na bitawan at pakawalan si Christian Stan Hardinger at Stanley Pringle? Maaari kayong magbigay ng komento sa comment section.